pasensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Lalaki mula sa Mandaluyong City, Gina raw magka-GM. Pero ang pinag-interesan, walang muwang na 20 anyos na may cerebral palsy. Magsisiwalat ang biktima, hinalay siya ng suspect. Bakit ako pag ginaganto? Bakit mahina ako? Bakit uto-uto ako? Kahit anong ibigay nila sa akin, tatanggapin ko pala lang doon. Hindi nila iniisip, tao din ako. Ano nung ako magingay? Ano nung ako Dahil dito, kinasuhan ng rape ang suspect. Nagtago ng 10 buwan. Pero natuklasan ng mga otoridad, naghahanap na naman daw ng jowa ang suspect online. Kaya naman ang Eastern Police District, District Special Operations Unit o EPD-DSOU, nakipag-eyeball sa wanted na si Moreno Halpak alias Balong. Ma-fall kaya ang suspect sa kamay ng mga pulis? Ang Yossi, sabi nga ng Department of Health, kadiri. Pero paano pa kung hindi dumaan sa pagsusuri ng gobyerno? E di lalong magkakanda loko-loko? Dahil pati Yossi, pinepeki na rin? Nakakastress yan! Sa 2 magkaibang lugar sa Maynila, malamak pumano ang bentahan ng mga pineking Yossi. Pero ang catch, ang pinaka-supplier, hindi nagpapakita dahil ang pag-add to cart, online na. At pipikapin na lang ng delivery riders. O diba, high-tech na? Kung gaano kadelikado ang epekto ng peking sigarilyo at ang mano-manong pagtugis sa mga nagbebenta nito, abangan mamay! Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinahing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Panganay na anak ni alias Mary, ang 20 years old na si Anna, hindi niya tunay na pangalan. Ipinanganak si Anna na may cerebral palsy. Sa kabila nito, sinisikap ni Mary na mabuhay ng normal ang kanyang anak. Malambing ka, madaling utusan, walang reklamo. Tulad ng ibang mga kabataan, pala kaibigan daw si Anna. Pero ligid sa kaalaman ni Mary, isang lalaki ang nag-friend request sa kanyang anak online. Sa patnubay ng kanyang ina, nakaparayam namin si Anna. Ayon kay Anna, Pebrero nitong taon nakilala niya si Moreno Halpak o mas kilala sa tawag na Balong. Sa kaibigan ko po, nakalala po namin. Doon po kami nakalala sa kaibigan namin. Nag-chat po siya sa akin. Mabay po siya, kausap ko lang po siya. Pero ang pakikipagkaibigan ng dalaga, inapuso raw ng bagong kakilala. Kukuha daw kami ng damit. Dapat bigla niya po ako inakbay. Bakit sa second floor? Dapat kami lang po tao dun. Dapat po bigla niya po sila doon yung pintuan. Nakita siya nung inakit siya dun sa third floor. Hirap na hirap siyang lumakad. Akay-akay siya ng dalaki. Sa loob ng bahay, walang awang ginakasa umano ng suspect si Anna. Sabi ko po, ayoko po. Papilit po siya. Galit at awa sa anak ang naramdaman ni Mary nang magsumbong sa kanya si Anna. Talaga pong nasaktan ako kasi talagang nagsinungaling sila sa amin. Sinaman talaga. Kaya naman agad sinamakan ni Mary ang anak sa mga pulis para magsampa ng reklamo. Parang kinuha yung loob mo. Oh, okay. Inaya ka niya pumunta doon sa bahay nila. Pero ang suspect agad nakapagtago. Abangan mamaya sa pagsesearch ng mga operatiba. Nakita nila na si Balong in an open relationship daw online. Kaya naman ang EPD-DSOU hindi na nagpakipot pa. Susunod, ang Yossi. Sabi nga ng Department of Health, kadiri. Pero paano pa kung hindi dumaan sa pagsusuri ng gobyerno? E di lalong magkakanda loko-loko? Dahil pati Yossi, pinepeki na rin? Nakakastress yun. Hindi sa tindahan o sa takatakboy na bibili ang paninda nilang Yossi. Inilalagay nila ito sa box. Pinaabot sa kung sinong tabay doon sa delivery rider na siyang maghahatid nito sa buyer. Sosyal! Pero, babala!
Dahil ang paninda, peking Yossi Rao. Isang tipang natanggap ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall tungkol sa iligal na bentahan daw ng mga counterfeit o pineking sigarilyo sa Maynila. Major, unang-una eh, paano niyo ho nalaman na mayroong ganitong kalakarat? Yung product specialist nagpunta sa amin tanggapan, ininformahan kami na itong selling daw ng counterfeit o smuggled na Yossi. So, kaagad-agad nagawa kami ng validation sa sinasabi nilang area, particularly dyan Santa Ana at saka sa Tondo, Manila. Sa isinagawa nilang unang test buy, positive! Fake Yossi nga! Ano ba pagkakaiba, Major? Paano mo masasabi na yan ay pirata ko? Ayon dun sa product specialist nila, no? Kung makikita dun sa yung dala nating sample dito. Doon sa mere packaging pa lang, makikita mo na pare-pares yung series dun sa barcode. Mm-hmm. O yung sa tax stamps, pare-pares yung numero. Kasi syempre, madalian ang production nila yan. Apo. Hindi nila inaano yung mga number-number, yung series ng number. Nang mapatunay ang peking nga ang mga sigarilyo, agad na ikinasahan ng SMART ang isang entrapment operation. Ito yung area. Kung dito, mapapatawid natin yung tao. Actually, may barbershop dito. Dyan talaga siya nanggagaling. Sakay kayo ng tricycle dyan kayo sa Pampo. Baba na kayo, lakad na kayo papunta ron. No? Tricycle sila o ano? Tricycle na lang talaga. Nagpanggap na mga buyer ng Yossi ang mga police asset ng SMART. Pero ilang saglit pa ang lumipas, hindi kumagat yung target sa offer ng mga asset na kasyang bayaran. Ano yari, ma'am? Nailang yung subject. Mas gusto pa magpa***** taba! Nag-request pa ng online transaction? Talino yarn? Hanggang ilang sandali pa, isang binatang lalaking lumabas at may inabot sa isang delivery rider. Tama to yung van kami, ang van. Asan yung tinatali pa lang, tinatali pa lang. Abante mo pare, I'm still ito po, yan. Sir. Ayan yung nakapink na yan. Ano sir? Kunin na. Positive! Agad dinampot ng mga pulis ang binatang nagabot ng isang kahon ng sigarilyo sa isang delivery rider. Pinaturo naman sa binata kung sino ang supplier niya pero hindi nito kinanta ang supplier. Ipinabot lang daw ito sa kanya ng isang lalaki. Turun mo na ba sa inyo? Sa inyo yung stakan nyo? Sa inyo yung stakan nyo? Pasokin na lang. Susunod! Isang bahay na pinanggalingan daw ng peking Yossi ang tinunton ng mga operatiba ng SMART. Knock, knock! Ang kaso naman! Kita na tayo kasi may CCTV. Sa pagsasearch ng mga operatiba, naghahanap na naman daw ng jowa ang suspect online. Kaya naman ang Eastern Police District, EPD, DSOU, nakipag-eyeball. Ma-fall kaya ang suspect sa kamay ng mga pulis? Sa pagpapatuloy ng operasyon ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART, kasama ang resibo sa pagtugis sa mga nagbebenta ng peking sigarilyo, isa pang surveillance ang isinagawa nila. Ito na yun. Ito na yun, sir. Hinuli ng mga pulis ang lalaki pero ayaw ikanta kung saan ang galing ang daladalang peking Yossi. Di, positive yan. Sa tulong ng isang barangay kagawad, isang bahay ang tinunton ng mga operatiba ng SMART. Knock, knock! Ang kaso naman? Ayaw buksan, ibig sabihin. Ayaw kita ako sa loob, sir, pero ayaw buksan. Alam ka, double lock? Hello. Sabi mo, buksan na lang, makipag-cooperate na lang. Yeah. Mga polis po kami, si Tion. Ano nga bang hidden secret sa bahay na ito? Bakit pati operatiba ayaw niyong papasukin? Hindi, maayos itong bahay. May lusot ang kaya ito. At nang mapasok na nga ng tuluyan ang isang kwarto. Tumakas na. Sa inyo eh. Tumakas na. Sabi ko na po sa inyo eh, may mga lusot ang dito. Ito. Kakinakinala ang mga nakita ng mga operatiba. Bukod sa bukas na TV set sa kwartong ito, may monitor din ng closed circuit television o CCTV cameras. Wow! Oh, naka-monitor po. Kaya na mo, kaya tumakas siya na monitor niya na habang nasa baba pa lang tayo. Ilang saglit pa, binuksan ng isang nakakandadong cabinet na ito sa palkurakin ng bahay.
So nag-positive, nakuha natin itong si Alias Ryan at saka itong si Kurt. Mm-hmm. Na kung saan, tinuro niya naman yung kanilang pinagkukunan. At nakita naman namin yung another 10 boxes ng mga sinasabing peke at o counterfeit na sigarilyo. Dinala sa opisina ng Smart ang mga nahuli at nakaharap sila sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at paglabag sa Section 168 ng Intellectual Property Code of the Philippines. Nakapareham ng resibo ang dalawang nahuling di umano'y sangkot sa bentakan ng mga counterfeit na sigarilyo. Habang isang lalaki naman daw ang tumawag kay Kurt Sumka at Busan para iabot ang kahon ng order sa delivery rider. Sa ikalawang araw ng operasyon sa Ugbo sa Tondo, Maynila. Isang mag-live-in partner naman ang hinuli ng mga operatiba ng SMART. So nagkasa kami ulit ng entrapment operation doon sa sinasabi nilang area ng Tondo, Manila. So nakuha naman natin sa kanila yung isang box naman ng taking sigarilyo din. Habang ipinatuturo ng mga otoridad kay Natalie ang kanyang supplier, sinabi niyang online din lang ang transaction niya sa supplier. Pahayag pa ni Natalie sa resibo. Pero alam mong illegal yung ginagawa niyo? Opo. Kung alam mong illegal, bakit niyo ginagawa? Gastos. Kung panggastos ang dahilan ni Natalie, teka, itong si Jefferson, nilaglag ang kanyang live-in partner. Inautosan lang po kanina, pagbalik ko dyan sa service, yung box na sigarilyo, nasa bahay na po. Sinong nagutos sa'yo? Sinabi lang po sa nasawa ay labas ko. Ganun po talaga. Wala nang magdadaman, magdadaman mo talaga. Ano pong inihain nyo reklamo rito, Major, please? Sinampa natin sila ng kasong RA 8293, apa? Yung Intellectual Property Code of the Philippines, saka yung sa ating Consumer Act. Paalala naman ng SMART sa publiko. Sa ating mga kababayan, lalo na dun sa nagtitingi-tingi na gumagamit ng sigarilyo. So maging mapagmatsyag kayo at suriin nyo yung inyong mga binibili dahil ito ay may epekto sa inyong kalusugan. Kaya sa mga parokyano ng Yossi, sa bawat sindi, baga ang nakataya, lalo na kung peki ito, abay, mas malala. Sampung buwang nagtago sa batas ang isang lalaki matapos umanong gasain ang isang PWD o Person with Disability sa Mandaluyong City. Nang imbestigahan ang suspect, aba, naghahanap daw ng bagong love life? Kaya naman isang blind date ang ikinasa ng Eastern Police District DSOU para ang suspect maging forever na sa kulungan. Ang lalaki na kinilalang si Moreno Calpac alias Balong ang walang awang gumakasa umano sa isang 20 anyos na may cerebral palsy. Itinago namin siya sa pangalang Ana. Ayon sa medical legal report na inilabas ng forensic unit ng Eastern Police District o EPD, positibong ginakasa si Ana. Ang ikinaso sa kanya is a qualified rape under Article 266A in relation to 266B, kapag ka ang biktima natin ay kahit na nasa tamang gulang na, kung ito ay merong physical and mental condition, parang kinukonsider pa rin siya as minor. Ang problema, ang suspect na si Balong, nagtago na raw at naglakong parang bula. April 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Moreno Calpac alias Balong para sa kasong qualified rape. Si Balong, itinuring na isa sa top 10 most wanted ng EPD. Considered siya sa amin na top number 5 most wanted person ng Eastern Police District. Anong klasifikasyon? Anong batayan ito? Well, ibig sabihin niyan, priority list niya for subject of manhunt operations. Sa loob ng 8 buwan, walang tigil ang EPD DSOU sa pagtuntun sa kinaroroonan ng suspect. Hindi mo siya masesearch kasi Arabic yung pangalan. Dito kami nagkaroon ng idea na taga-Quirino siya. Nung na-confirm na nga namin na nandun siya.
Walang ibang naging dalangin na mag-ilang Mary at Anna kundi mahuli na ang lalaking lumapas tangan kay Anna. Dinedetail ko palagi na uhuli na siya. Tiyaga lang po talaga pero may awa na rin po ng Diyos sa amin. Hanggang sa isang impormasyon ang natisod ng EPD de Azoyo. Ang suspect na si Balong, willing na raw magbukas ng bagong chapter ng kanyang love life. Kaya isang entrapment operation ang pinlano ng mga operatiba. Mayroon tayong babaeng operatiba na ginamit para makuha yung loob niya at makundinsin namin siya na makipagkita sa amin. Ang problema, nasa Quirino province na siya. For 2 months, naging kachat niya. Pumunta sa isang usapan na magkita sila somewhere in Bulacan. December 1, 2023, kumagat si Balong sa pain ng mga operatiba. Mula Quirino, luluwas daw si Balong sa Bulacan para makipag-eyeball sa kanyang chatmate na isang asset. Kaya naman gabi pa lang, ang APD DSOU nakapwesto na. Mahigit 4 oras na gintay ang mga pulis at ang asset sa meeting place. Pasado alas 2 ng madaling araw ng December 2, 2023, isang bus ang dumating. Isang lalaki ang lumapit sa lady asset nang masigurong ito si Balong. Gano'n. Alpha, ikaw yan. Dawas mo na. Tama ba? Tugod ka, pare. Junior. Moreno. Mga pulis kami, ha? Pinuhuli ka namin sa visa ng Laban to Pares para sa kasong qualified break. Ha? May karapatanggap pa na yung break. Lahat kung sasabihin mo, pwede gamitin pa sa labas sa'yo, tukorte. May karapatanggap ko muna sarili mong abogado. Kung hindi mo kaya, bibigyan pa ng gobyerno. Ha? Naiintindihan mo ba yung sinabi kong karapatan mo? Tinangkap ang bumalag ng suspect pero hindi siya umobra sa mga pulis. Huli ka, Balbon! Este, Balong! Depensa ni Balong! Hindi totoo ko yun. Hindi ko pa ginakasang totoo yun. Siya rin ako gusto mo. Bagay na maringitin ang ginambiktima at ng kanyang pamilya. Halimbawa, kung makita niyo pong anak ko, kung sabihin niyo po na namimili itong anak ko, takutin niyo. Sabihin niyo, isusumbong niyo po sa magulang. Diretso sa tanggapan ng Eastern Police District Annex si Balong. Pero sagot ng biktima at ina niya, no way! Parang sinabi ko rin sa anak ko po na tama yung ginawa niya sa'yo. Kaya po hindi ko po yun talaga lubusang tatanggapin. Kaya kalaboso sa Mandaluyong Police Station si Balong sa pagkakahuli ng suspect tila nabunutan ng tinik ang mag-inang Mary at Anna. Papasalamat po ako sa inyo po. Talagang kaspusan niyo po na si kaso po yung kaso namin na hindi niyo kami pinabayaan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang